Grabe, nakakapagod. Time check, 1:20 a.m. na. At ngayon pala mag-insert ang game number 5. Yan, 2-2. Shit! Yan, nag-iba na sila ng side for a change. First pick naman ng next play at second pick naman ng Onyx. Still NXP is sticking to their second pick yung Onyx. Yeah, second pick na sila. Wala yan. Ban pa rin. Yeah. Kaya na pinapurse ba ng ano yan, pinaba ng Onyx kahit first pick sila. Yeah, binanil-respect na nila yung Fanny always, kay ano yung kay Kyrie, and also yung Natalia. First pick priority ang NXPE. Nire-respeto rin nila. Ayan, binanila yung Manua ni Donna. Nako, dito magkakab, ano na to, parang ang magiging pegda dito, labanan na to ng, ano, ng comfort pick. Ay, sorry, yung camera. Labanan na to ng comfort pick, for sure. The battle of comfort picks. Dami pang tao, ah. Hindi ako magdada kung mag-first pick ng Ling to. Itong next play. Dalawang hero. Basha, that's actually very good. Ban? Yung parang gusto nilang kunin. Next play, Evos, banning out the Baksha. Ano kaya tatanggalin ng Onyx? Tingin ko yan, binan yung Ling. Oh, nako. Matic Karina to. Matic Karina to. Kukunin nila yung Karina, tapos kukuha ng something like, possible na mag-Bea na tong Onyx, 2 picks. Bea Franco, sila naman yung magpa-Franco. Or pwede yung mag-Eve ulit. Pero this time, may Sivir. Open yung Sivir. Kanina alam ko yung remark na alala ko sa, ano eh. Sa playoffs. Yan, alala ko. Yung season 4 yan, season 4. Full support yung family ni Bigay. Pero, talagang lahat ng pinsan niya nandun sa, ano. Season 4 pa yun eh. Kung ano, kung magkaroon ulit ng ganun na. Yung bonggang-bong. Sa VIP tayo, sa VIP. Uy, Sivir! Over Karina, over Eve, over Grock! Pwede may global presence when it comes to damage, follow through. Karina, ito yung kinukuha ng Franco. Kasi talaga, isa to sa mga binabana ng... Pwede Karina, Franco, or something like, Karina, Bea, Karina. So next play, Evos. Para magdanda rin kunin yung ano yung Bea Trends. Karina! Hindi naman. 3-4-3. 3-4-3, joke lang. Eve, legit. Kung ako later ko makunin yung Eve. Kasi... May Sivir na rin naman eh. Franco, hindi ba trip ni Baloy Franco ngayon? Baka hindi mag-Franco si Baloy ah. Next way, Evos, ayaw mo na mga basta-basta makakakuha. Ayun, Franco. Dun sa... kasi, ang mindset ng Onyx. Sige, yun yung Karina, meron pa namang ano? Meron pa ng barat? But this time, kung magbabarat sila ulit, nasa kanila na yung Eve. Diba? Para sa Onyx. Kasi mas matatangin ni Baris tong Sivir kung para kay Eve na sobrang ano eh, sobrang grabe yung slow, di ba? Asan ni Baris yung sir? Ano mas gusto mo katapat? Sivir or ano Eve? Yung burst ni Hatred. Sivir. Sa lahat ng tank na ginagamit ko. Dapat yan helmet lang eh. Salamat. Idol kita. Hindi. Eh, sila na kumuha ng Bea. Ito na. Next play, Evos. Kaya mas bet ko nga sana kung kinuha na nila yung Bea eh. Bea Franco. Yan, bina na yung glue. That's actually a very good band. Ay, no. Kaya yung sinasabi ko, kaya nila inaani yung ano, yung Karina, no? Gusto nilang tapatan ng ano yun, ng barat. Para sa akin, ano, lumang, nung pag ano, pag may nakatapat akong barat, tapos kung Karina ako, parang lamang yung Karina talaga. Barat. Baka din, pwede sa'yo. Kasi si Kyrie, ito, confident siya katapat yung Karina. Merong yung mga nakikita ko nagkakarina, nag-winter pa kasi. Grock? Grabe yung Grock na walang pumitik. Mas mabibet ako kung magma-marksman si Marky kahit sa, kaysa maglilis siya or what. Sheesh! Oh my God! I want to see Delore playing Masha. Kasi nag-Masha to before eh. Nung hindi pa uso eh. Siya nga nagpa-uso. Siya nga lang gumagamit yan eh. No? Gerald lang gumagamit ng Masha. Kapon PH. Oh my God, I want to see Delar playing Masha. I'm excited alala for this. Alam mo yun, siya lang gumagamit ng Dayron, siya lang gumagamit ng Masha. Totoo! Oh my God, I want to see this. Esme against ano? Atlas dun sa vicinity. Pwede kayong... Atlas? Si Kyrie, no? Pwedeng sambutin niya kung baga yung... Parang sa kilala kong Kyrie, maglalance yan eh. Saan? War games. Hindi kasi iba talaga mga fighter tang ngayon eh. Even on... 4 games ano siya? 4 games barat. Kasi sabi ko kanina, counter ng ano, ng Atlas yung Franco. Kaya eh. Parang mahirap mag-counter-initiate for the side of Onyx. They really have to maximize on taking down turrets or
rather focus on objectives pagdating sa early game. Pero wala pa silang ano, marksman, Brody, Clint, ano ba mga ginagamit niya, no? Possible ba yung Moscow, para pang Moscow. Maganda yung pwede ka mag-theory, something like Claude. Kasi ang yung Masha is para ano, mapuri mo yung ano. Oh! Pero since available, maganda yung ano, para nakaka-puri ka, kasi pag nag-pick ka ng mga Clint, may medyo accord mag-puri doon. They definitely need the Claude for their damage. Kasi parang mabibitin nga naman sila kung wala silang marksman na panaman. Lamang daw sa pick NXT. Medyo challenging lang, makailangan lang baby. Ni Dex? Again, si ano, mindset ko kasi ano pa rin yan eh. Masha pa din kasi, walang pipigil sa Masha. Yeah, actually. Pati yung mindset ko talaga pag may prangko. Basta may, may pumig ng prangko sa kahit anong team. Wala na, wala nang win rate yun. Wala nang mas malakas na team. Wala mas malakas na drop. Depende talaga sa prangko lahat. Pero ito na yung pang-diinan ng mga team lineups na kanilang gustong ipakita. Laglaga na talaga, literal, sino matalo, out na sa ating playoffs. Ano ka, Hedgehog o Tigre? Ito na ang draft and heroes. Hedgehog or Tigre? Ng ating mga teams. Hindi yata kayang kainin ng Tigre and Hedgehog eh. Again, totosukin yun eh. Merong aangat. Nakagutom siguro kung player ka, no? Totoo, saan ako. Ako yung mararating sa kay Robin. Robin, ba yung prutas? Sino talaga ang mas gustong manalo ngayong gabi? Pero excited ako dito, Masha. I want to say this. Wow. Esmeralda and Masha match up dun sa explain. Yeah, more on sustain since... Si Dila, si Ara Segrid, makulit din itong mag-ano. Para ako talagang pipikiran yung ano eh. Additional health bar para masustain lalo. So, tingin ko ano rin eh, mas magiging even to eh. Ang magiging changes lang is kung sakaling tumama dito yung second skill ni Masha para ma-prevent dito yung Esmeralda from... Oy. Sa mag-deal. Uy, nag-flicker siya. Puncture damage. Uy, pero yun nga lang, kung nga mainit. Nag-flicker din. Mainit. Wala nang flicker yung dalawang tank. Set up the tempo at the same time. Ginugulo talaga ni Kyrie, oh. Yung tempo na ibibigay mo ay magiging dahilan para magkaroon ng edge. Aray! Oy, chillang Delar, chill. Oh. Ang sakit naman nun. Specialty din doon ni Hazy. Tong ani. Diba? Hazy specialty din tong ani. Parang ano. Ang lakas din ang slow nung ano, no? Nung Dora ni ano. Onyx versus BYX versus next play. Tagal nyo ha. Ako na lalaban. Aray. Uy, grabe. Sinasabi kong donut specialty. Shot din. Donut with that shotgun. Pero magiging trade dito. Side ng Onyx would be the turtle. Pero NXP yung unang top raid eh, hindi yung next raid. Parang lamang yung ano doon, no? Yung next raid doon sa ano. Plating yun, tsaka ano. Plating, tsaka ano, yung Claude na na-delay eh. Ay, hindi, nanako na ng 2 kills. Kung walang nangyari after lang. Yeah. Pero lakad rin ng goal ng ano, next play. Paano pa kaya kung di na may atin? Taba nito ni Donut, for sure. Yep, well, again, to answer the question na sinabi kanina ni Chantel, lumamang dito yung NXP malakas kasi yung si Marky mismo yung na-takedown ng NXP. Oh, malakas yung McLeod yan, mga role player, malakas. Nakakiling speed siya, so wala yung additional damage. Grabe, invade kong invade, oh. Other than that, mas malayo yung malalakad dito, but look at Kyrie. Uy, naku si Kyrie! Kitty na lang sa ilalim ng Torre. Oh, parang ang lalim nun, no? With a kill para sa NXP. Pantay yung kill score natin. Kung may Matilda siya, worth it yun, no? Pinilita siya. Or ganda yung prangko, tsaka yung ano, Eve. Sa mapa ng next play. So, nice set para kay Kadenzo. Buti nga nakuha niya pa eh. Napakalalim. Tama yung sinabi dito ni TDZ at ni Santi na napaka-importante na nakakuha ng Torre. Doon sa lane ni Marky. Oh, shit! Yung na-takedown ng NXPE. Hindi mo nga nakatakot sa ano ni Baloy eh. Prangko ni Baloy eh. Saka doon na talagang aabuti ng 20 minutes. Baka nga 30 minutes. Hindi malaki tumabot sa puntong ganon dahil mainit yung dalawang team pero nakikita natin meron pa rin silang aggression. Parang lamang yung ano dito sa late game. Pumapalag pa rin sila kahit na gusto nilang mag-ingat. So, ganon sila. Yeah, parang lamang nga. Hindi, meron din kasi Javier eh. Mag-take ng rest para nga makuha nila yung reward nila. Sakto lang yan, pantay lang yan, Javier. Mas lamang si Virgin.
Sakit ang sniper ng lahat. Yan ang buhay. Asintado si Donald. Alam mo, para sa akin namang Saber. Lalo na pag late game, ha? Lalo na kung parehas lang, ano, nakaka-farm yung Saber, tsaka ano. Papasok ka lang bigla, pero sa kay Donut kasi, pwede niya talaga asintahin kung saan siya mag-build or mag-build out dito ng damage. Pero ngayon, Onyx Philippines gumagawa ng way para makahabol dito sa lamang ng next play Evo. So they galing. Want to take down sino possibly or take all that outer turret energy shield sa may gold bakit lane. Bakit ng first kill only? Bakit sa third? Ilan binawas? Grabe talaga yung vision na binibigay niya ngayon para sa kanya team. Sa may rodami. Pero sakit pa rin. Naku, magbibigyan si Grid. Some members, but Oiski! Turtle take, tapos may reload manipulation. Kadenza, mananatili buhay. Kakakulong lang kasi ng SS ni ano, Kadenza. Hii! Grabe, Pauly Star Moon pa! Hindi siya grabe, takbong magnanakaw, oh. Bilis. Wow! Walang trade na nakuha yung Oni. Well calculated para sa next play, Evos. During that moment, may kita natin ngayon. Kakatakot yung ganito. Ano to eh? Game 5, no? Game 5 to, laglagan to eh. Laban, the highest goal so far for this game. Shit. Well, si Marky din naman, nakakuha na siya ng kanyang Demon Hunter Sword. So isang item na lang nakalagay, yung item, hindi ko na i-get ako. Para makasama siya din siya kaagad sa mga no. Team fight at magamit. Kaya ano ka ba niyan? Composure ka pa? Pero ang inaabangan din kasi ng NXPE. Ang hirap kasi kapag... Ayun yung ayaw ko sa Brute Force, oh. Imbis na naka-guardian helmet. Play ano ka na? Blade armor. Pupunta pa sa brute force. Ay, sa bagay. Makukuha ng Daytona 12 ka. Mapapasa pabalik sa mga kape. Kaso ka lang si Monitor. Uy, nako, sabi baloy. At saka ni Yelly Hayes. Di talaga ako ano sa Brute Force. Di mo bet? Parang di ko... Baka pasok kasi sa pre-style niya. Di pati siya ng Brute Force din eh. Si ano, B? Sino? Si Ryzen. Si Yureshi ay nandot para sa backup. 3 games naka-Brute Force siya kahit anong hero. Si Lorsky again with that objective. Kailangan na kailangan nila dito. Mas ano ko talaga Guardian Helmet ngayon? Turret taking pero patay in terms of the top lane. Parang magiging masakit din ulo nila kay Dealer dito mamaya, no? Pero Marky, makikita na natin yung damage niya later on na somehow nag-reflect na siya during that team fight. Yureshi already has the Dominance Eyes TDZ. And with that Dominance Eyes, Yureshi, pwede siyang mas lalong sumalubsog, especially up against Dilarski. Kaso hindi niya pa rin kasi pwedeng i-prevent din yung 1 HP bar na pwedeng i-regen ng isang Masha kapag gamit siya ng isang special skill niya. So then again, ito ang pangyay na pantay na pantay yung gold, do? Grabe. Baloiski and Kyrie, since siya yung magiging frontliner dito sa side ng NXPE, but another turtle secured part side ng Onyx. Kumbaga parang Onyx ngayon, medyo nagiging mas malinis or mas refined. Ipapanish. After objective, umalis sila. Agad, pero nga lang, mahuhuli din. Ayun yung counter na nga na talaga. Ano, una, ako lang yung ano, yung Franco pag-atlas ka. Dahil let's play Evos, as long as there is a player na pwedeng kuhanin, kinukuha na nila agad. Hindi na bumibitaw ang side ng Onyx dito when it comes to those kills. Pero delikado pa rin ang kalang sitwasyon dahil nga kailangang humabol dito ni Marky. Medyo nagsastruggle siya on the mana consumption. Talagang mahirap i-balance up yan when it comes to a gold lane. Oo, nanawala ng mana si Marky. Kung din yung Onyx, napansin mo kanina at TDZ, naka-killing spree. So alam nilang tatagal yung laban. Kasi yung Avaris parang hindi mo na siya magagamit dun sa bandang huli. So sabi nila dito, tiwala kayo guys, kaya natin itong ipalate game. If naka-killing spree ako, mas kaya natin itong isustain. Ayun, nota mo. Imbis na medyo nabibwisit na yung Beatrix sa Barats. Walang ano, walang yes, ano. Mas mataas din kasi yung walang ano. Beatrix. Ah, wala pang blade armor yan. Makaya-kaya kong pangbawasan. Compared to the support emblem. Mas meron ka pang additional na critical chances and movements. Try mo rin. Mali mo naman mabitan mo pag na-try mo na. Magandang item. No sa position kung saan meron ka mabuburst na isa. Ano yung mindset ko? Ang extra damage niya siya mag-ano mag ma-kill ka ulit with ang extra damage ng ano ng isang tank sa blade pero, armor ng gagana. Again, NXPE naghihintay lang din sila ng opportunity for Cadenza na mga walang ano ang comforts. Oh, pero habang natin kung paano kumaano si Owl pag may blade armor yung ano. Potential for Cadenza, kailangan din nila maka-pick off talaga ng mga heroes kasi the more na tumatagal, tama yung sinabi ni Sati, the more na tumatagal, the more na magiging mas mahirap para sa kanila napigilan later on si Marky because this is an assassin. Movement speed, possible criticals, physical penetration yung magiging kalaban nila later on. Pero,
ito, makakakuha ng yeah, naka-golden sa na si Marky. Patay ka grade. Pero okay lang yun, oh. Kinagat niya? Kinagat niya. Nakakanya-kanyang counter, no? Mahirap yung kasi bali lang yung SS niya. Kasi makaka-pre-SS din siya, no eh. Mauhuli kaso nga si H2. Kain si H2. Welcome Kyrie here. Ipapasa na nga sa mga kampi. Pero Marky goes in with the first win. Kaso nga lang may pangalit. Aray! Grabe, Donut Special. Hatred goes down pero ngayon. Naku, si Reshi, sino mapapatay dyan? Naku, Donut! Coming in from Donut. Sakto-sakto yun lahat ng kapitaw. Labala ni Donut. Parang wala. Ay, si Marky. Di ba kayo ni Marky to? Grabe si Donut. Clutch place. Donut Special nga yan eh. Kaya nga sabi ko kanina, mas baka tamang iba nila yan kasi ano eh. Kesa Brody. Ay naka-ready din. Hindi mare-reset yung Lord. Pwedeng i-feel it. Kyrie is full on life. May retribution lahat ng mga junglers natin. H2 with that blade armor additional eh, defense. Eh, saan lang ni Cadenza? When Fatalik nakuha dito ng next way yung Lord. H2 goes in. Dahil nga nahatak talaga siya. Pero hindi niya makatakas. Kaso nga lang sakit. Parang sakit ni Reshi. Parang wala ng mana. Sakit ni Yalihis din. Hindi rin siya namamatay. Ayun. Kakasak. Kaso nga lang wala ang sorry, Hiz. Sorry, Hiz. Nabati ko yata. Tumakit ang ulo ni kaya nga. Oh, kumbaga parang ang awkward yung mag-skill pag prank ko. Kasi hindi gumagalong masyado si Ivy. Pag nag-i-skill eh. Pero napakaganda din. Naging reaksyon na. Nung Onyx after that Lord take, sunod-sunod ang kanila nga nakuha na kill and the Lars is doing a great job. 3-0-1 for the Masha. Kung baga mamaya mahirap para dito kay Donut na isipin na baka anytime merong manggaling na player sa Onyx. Pero 4-0 kung hindi pa nalalapitan dito ang marksman ng next play Evos. This patakot is going to be a very long game. 8-9 yung score natin for every team. Oh, yun ang naman ng very long game, Chantel. Baka maano mo eh. Pag mo i-manifest na mag-very long game. Talk about setup. May game-changer setup for Baloyski. Noong oras na, mag-alas-tas na, Chantel. Parang hirap sabihin talaga eh. Ang ano talaga eh. Oh, sa ngayon, sobrang unpredictable, hindi pa natin alam. Though, lumalamang dito sa gold ang NXPE. But when it comes to position, nahuli ka ng mga tanks. Mag-iiba yung scenario. So it's all about the damage output na pwedeng iba to nitong mga heroes natin, especially for the marksman. Ito na yung din na ano, na Masha. So, nakita rin natin kanina, kahit si Donut, mag-play aggressive siya with the shotgun. Kahit nasa ako, ingat ka, hatred, pag na ano ka niyan, narasenggang ka niyan. Position talaga ang pinakamalaking bagay. Yan, no? So, karina na pumalak. Uy, speaking of pumalak, ito na Donut. Sakit yung Reshi, hirap si Marky. Ay, wala po, yes, merong immortality. It's all about zoning out 10 seconds bago magkaroon ng Lord pa. Pang limang best na yan tayo nag-ibig. Nalin. Na ganun, yung hook clicker. Na nag-fail? Mamaya, tatama yun. Inaano pa lang, hindi na-download. Ito na yung mga literal na, yung mga players medyo nag-error-error pa eh. Nagiging literal. Pag na-download na yan. Thinkers na sila. Ngayon sa ating laban, Cadenza for the vision. Naku, Cadenza. Si Baloyes, kailangan kanyang mahuhuli. Naku, na-hook! Let's go! Ay, ang sakit! Nice sniper, nice sniper. Ay, Alihis! Kaso ka lang may comics. Ay, yan na si ano, Dilarski, habulan! Pero si Dilarski babawi. Sabi, may nag-out caster na. Ah! Masha yarn. Woo! Apat ang tumumba sa side walang of tama, walang papatay sa Esme pag wala na si Marky. Kaya nga eh. Loving the nature show ni ano, ni Donut. Tama ba yung ginagawa ni Cadenza nang ina-essence niya lang Franco? Si Marky, talagang hindi niya pinapalapit. And Marky, along with that, hindi ko nga kakunat. So, yun yung magiging priority ngayon ng NXT. Look at this. Replay by Samsung Galaxy A Series na napakagandang setup dito para sa Onyx. Grabe din yung replay na yun dahil mainit na yung pangyayari. Yung Lord wala nang buhay. Mas secure dito ng next play. Was at mapipilitan. Nani yata, nadali yata yung kain niya. Nanaan pa siya. Ano? Papangat siya. Yung replay natin, sobrang hindi na na-capture sa
Naku! Loglogan to! Galing na niya sa pag-dip! Anong passive? Anong passive-passive ng Game 5? Hindi! Anong replay, replay? 12 to 13 na to eh! Walang play safe dito sa dalawang teams natin. Gusto talaga ng aksyon. And now, meron Luminous Lord the next play. Saka din sa ulo ng ano yun, nung Atlas. Parang kailangan mo rin kasi problemahin. Lahat yung item ni Delaro. Damage for the rear. Kayang-kaya naman nila dipensahan to for sure. Pero parang hindi sila nag-bleed armor against ano, no? Maganda yung setup nga na gagawin ni Cadenza. Si Dilar, hindi siya nag-bleed armor. Setup ng Fatal Link. Pero sakto lang yun pag ano, pag masha. Dito sa Onyx na kapag sinunap nila si Donut, dapat automatic, makikill na nila agad. On the last team fight kasi kanina, on the Lord take, nasunap nila si Donut, pero hindi na na-secure. Rather, nakuha si Marky. Pero ganyan sinabi dito ni Santi, isang mabilis na defense baka kasi ano, maganda kasi yung ano ng ano, team composition ng ano, next play. Bakit? Nabanggit natin kasi ang physical lang nila diyan ano, Bea. So parang medyo awkward mag-ano, mag-lead armor. Ang willing na umuwi at matalo ngayon sa ating laro. Onyx naman. Kaya sama, binibuild na nila yung may HP. Paangat dito sa ating mapa. Kumbaga kung may heat map tayo, nandito na sa Lord eh. Lord na meron lahat. Yan lagi. Doon lagi yung objective ng pinufocus ng mga teams. Pero yung inaaring ito, nakapwesto ngayon ng Onyx. Look at the damage taken. Yureshi sa side ng NXP. Siya ang pinakamaraming. Parang siya nagiging sponge dito. And also at the same time, siya rin yung nagiging nakakatakot sa side ng NXPE. At ito pwede manalo. No? Pero, ako naniniwala ko na kahit lumamang ng Onyx eh. Basta gandahan lang ni Hydra yung SSD. Kasi hindi mo siya basta-basta mapamatay dyan eh. Kasi may naman siyang purify against ano, against kay Cadenza. Yureshi naman para dun sa mga members na hindi makahatak. Pagka ano, may mga moments na pagka walang blue tapos walang thunder belt na ubus mana. Thunderbelt siya. Using your skills dahil importante. Naku, ang taas ang real time win rate ng ano ng Evos. 68% versus 32. Gaano pagka mga ganun H2O is the key. No. Grabe si H2O. Nag-work ka. Hindi pa talaga nakakapag kuha ng magandang bawi yung Onyx. Si H2O ang susi. So, nakikita talaga natin in control yung next play Evos na yung Onyx nga yung nag-bitch kung saan sila pwedeng pumuesto. Yeah. And also, dahil na rin sa net worth lead na meron ang NXPE at mukhang almost lahat ng objective. Naka-pure damage si Marky. Patay ito kay Dilar. Nabuhay. Okay lang yun natin sa pauwi, no? Grabe ginawa ni Dilar doon. Dito na si Yureshi. Ang ganda ng binitawan dito ng Dawning Light Marky. Mapipilitan mag-back away. Grabe, patas. Para yung XP. Para yung ano, utak. True, pero makadagi ginawa ni Dilar. Nawala na ng wind of nature. Wala ng ano, flicker. Hindi ako nakahinga. Diba? Dahil sa kilitig. Mamaya pati kay Dilar to. Na si Donut parang ginamit niya pa yung baka pinaligtad na rin niya yung cellphone niya para lang makatakas doon sa moment na yon. Pero ganoon natin makikita na napaka-importante ngayon ng mga marksman natin. Even Marky. He was the target of Yelling Hayes earlier. This is another Lord. Sinisimulan ng ating mga team sa kapwesta rin si Cadenza. Merong Immortality, even Esmeralda. Si Marky Delicado, if ever na doon siya sa malikot, pwede siya mahuli dito na Esme. Here comes Cadenza with that conceal. Oops, napanaan lang. Sakit dahil saan yun? Did armor? The Lord zone out is here. Yureshi as well. And hindi yung ano, nagawin pa tayo ata si Dilar. Pero may bawin naman talaga sila. Ay, dito kakain na. Kaso nga lang, dito na yung kill! Hindi, walang ano yan, no? Walang nature yan, eh. Ayun! Ang hinahanap natin. Immortality pa pa, and now yung Onyx ang umukuha ng ganda ng timing, nabit ni Dilar. Grabe ka, Marky. Clutch time, Marky. Alam mo, kung hindi kanina yung naprock ni Dilar yung ano, wind of nature nun, patay si Marky dun. No. And with that information, BMI into Blazing Duet, hindi kagad nakatakbo yung mga members ng FB. Ang sakit! It's two? Oh! Papapap! We need to trash up! Plus a falling star mode. Grabe! Buy and sell! Hindi si H2. Ng H2 is down! Tapos nakuha pa ng Onyx yung Lord! Clutch time, Marky! This is a huge problem for next ayun na yun!
nakakuha ng Luminous Lord. Actually, parang nagawa siya na doon si Donut. Kung wala kasi nga ng Wind of Nature yung pinakailangan ni Donut eh. Parang hindi siya patay ng Claude eh. Pag wala siya Wind of Nature, GG siya sa Claude eh. Or kung machachama, ano man yan ang burst. Grabe, magbibigla niya. Pero sa price pick din yung Masha, no? True, grabe. Bakit hindi lang ang hero na yan? Looking at our replay by Samsung Galaxy A-Series. Kailan mo yun, mga ganun lang. Doon medyo na paano siya dyan. Pero nabigay sa kanya yun. Dami niya nabigay, di ba? Kasi Marky. Kasi Marky. Ayun na, opa. Actually, dalawang heroes can take down. Yeah. Yan lang yung kailangan mo matay sa next play. Paano kung init ni ano yun? Ni Don at saka ni Wind of Nature? Katapag din sila ng enough damage para matake down yung ibang members ng NXT. Naku, mahirap yan. May Eve. The hook kami from Baloisky. Tapos may latag pa si Hatred. Hindi matatablan. Gagi na hook sa H2. Gago, end the bull. Legit, end the bull. Ito na yung Lord. Lord, sa akin. Lord, sinipin. Pwede na pwede pa rin. Ayan na. Sakit. Pag-a-blazing duet para dito. Gagi na matay si ano, Donut. Madedepensahan ata yung Lord Pereira. Kami pinatay ni Oreshi. Party goes down sa kamay ni Oreshi. Naku, si Oreshi. Hatred. Naku, Oreshi. Oreshi time. Pwede bumawi ni Oreshi sa Evos. Ayun na. Brutality. Hindi pa bumibitaw ang next play. Oh my God. Only is in danger. May minions dito. Minion? 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 Next play Evos. Yun yung iniintay natin na combo from NXPE. Pag tinamaan ka ng Fatal Links, ng Mystic Field dito ni Xavier gamit ni Yelly Hayes. Uwi na ako! Last dos na! 2 AM na po! Pa-mission na yung mga tao sa menu! Dawning line, naging call ng NXPE yung time na yon para makakuha ng magandang comeback. Uy! Naka-M! Sino yon? Reshi? Patalo ngayon yung Reshi. Wala si Reshi nakain. Sa kayong wala si Maki. Si Maki na... Kalbo ang mga... Reshi game din, no? Pero sila grabe. Pero okay lang yun. Napush naman ng Onig yung tatlo. Regardless kung naubos sila dun. Napush naman ng Onig yung tatlo. Namang na dito ang side ng ano? Onig to, Onig! Ulit ng team fight. End nyo na! Uwi na ako! Tinong Martin Medilaro? Anong mananari? Sonic Time or baka ibos to? Ano? Ano ka? Kahit ano, basta i-end yun na. Basta baka uwi na, yun na yun. Salamat sa akin. Pero sa ngayon, lamang na nga eh. Well, next play. Maganda rin kasi yung... Next play ba? Parang ano onik yung basag nila ng turret. Hindi, mali lang mali. Ultimate ni Dolarski. At yun din yung reason kung bakit kapag nakalapit dito si Dolarski kay Donut, napapwesa ka agad ng Onyx Philippines or nadi-disable ka agad nila si Donut, napapwesa niya na umalis siya sa team fight. So without the physical attack damage burst na binibigay ni ng Beatrix sa team fight, lumalamang nako yan na yung mga cut ni Dilar. Ano niya yung constant niya na HP na hindi mo na kailangan umuwi. Oh, kumbaga parang pwede ikaw na yung mag-vision. Kahit ako, nararamdaman ko ng antok ha. Ngayon. Kahit sabi mo parang ang nasa laban, iba yung tama ng 2 a.m. Pwedeng kuhanin. Nagamit agad yung Dawning Life. By the way, habang... Uy! Tingnan mo yung bot! Putang! Yung bot! Hindi, nakatidilar. Pwede ka kahinto, by the way. Pwede makat yung minion wave. Lulusot yung isa. Hindi itutuloy yung lord natin. Walang wave. Bakit sila nag-bot? Sana inasalay sila. Bako, nag-sprint na, Yureshi. Mamaya patay ka na, sob. Si Dolarski. Doon sa may... Oh, Dolarski, Dolarski. Para nakatayo ka na. Uwi ka na. Uwi na ako, sob. Yureshi, Yureshi, wala kang sprint! Ah, Yureshi! Naku, si Yureshi pa naman ng... TikTok timers. Nagano, winner tranche, no? Kaso wala na nini, wala namang babakap sa kanini. Naku, easy lord! TikTok timer yan, no? Pwede po pwesta yung next play EVOS, pwede sila mag-steal, pero medyo dehado. Yep, magiging dehado talaga dito. Wala, easy lord to. Kung ako sa NXP, di ko na ako contesto. Kadensa, naghahanap lang na magandang position. Kadensa, position, para look at the lord here. Barto yung HP lang naiwan. Yung Dawning Light, tingnan natin kung haabot ka ba talaga. Nag-estimate lang sila dito. Binabait nila yung Lord eh, no? Uy! Nila! Ang ganda na ginawa ng Onyx Kid! Naku! Kina-end ako, GG! Even Cadenza! Para mabuhay! Immortality pa, pwede siya mahatak pabalik! Dalawa ang babagsak! Naku, G! Kagi naman na yung si Dilar! Namatay si Dilar! Paano namatay si Rel? I don't know, man. I don't know, bro. Walang trade! Ha? Ha? Ha?
Minion Wave ay naka-alabang para sa Onyx. Ngayon, they have to maximize this. Ultimate sila sa Onyx possible ay sakto. I-end yun na! Meron din dito tanggulan. 2 AM na! Magpauwi na kayo! Napakakunat nito, by the way. This is a 24-minute game na board. Kailangan lang magkaroon. Oh my God! Ayun oh, winter oh. Winter special play. Gagawin dito ng H2O. Talagang harangan lang nila. Kaswala may rin yung recreation kasama ka. Nako, dalawa na lang ang magde-dep sa base sa pero masakit yan, no? Ayun na, dodge nila yung SS. Shit. Hole. Nako, pag na-dep yan, mga ganyang moments, 50 million pag na-dep eh. Ayan na! Uy! Lockdown! Lockdown! Holy shit! Onyx, secures! What time is it? What time is it? It's 2 a.m.! It's 2 a.m. What time is it? 2 a.m. Uwiya na! Grabe, 2 a.m. gaming! Thank God, makaka-uwi na rin! What time is it? What time is it? It's 2 a.m. It's 2 a.m. My God! Well, GG, well played din naman sa NCT. Uwiya na! Ang ganda ng run nila. 2 a.m. It's Onyx time! Again from a 2 2 AM is Onyx time. Game number 4. Grabe. Still remains sa Onyx Philippines with just one single flash. Parang nagtaka ako bakit namatay si Dilan. Parang hindi siya namatay. Hindi ano, as masakit na rin yung ano. Wala akong magic. Baka na-nespansyon ng ano. Na sobrang deserve nung dalawang team.